ito yung workshop ko. Dito ako nagagawa ng frame, stretcher, tapos dito rin ako nagbubuhos ng resin. Dito ko na rin pinipintaan yung mga tapos ng resin. So yung mga ano, gamit ko mostly mga pang woodwork, pang spray paint. Natutunan ko yun kasi dati metalier kami. So lumaki ako na gumagawa ng sasakyan, nagre-repair, nagre-repaint. So nagamit ko siya sa ano, sa art. In-incorporate ko lang yung skill. Kaya yung mga work ko medyo ano, labor intensive. Yung mga works ko usually collage. Nag-iipon lang ako ng mga ano, interesting na images, tapos kinocompose ko into a single story. Araw-araw, pagka nag-start ako, mag-browse lang ako ng mga books, magazine, tapos pipil ko lang kung ano yung mapipili ko na ano, images. Tapos stack ko lang, hunt and gather, then isusort ko siya kung ano yung pwedeng pagsamahin para makabuo ng pyesa na gusto ko. Yung pagpili ng images, ano, instinct lang talaga eh, madalas eh. Walang particular na subject, walang particular na kung anong gusto kong form. Basta pagka nag-catch ng attention sa akin or nagustuhan ko, inihiwalay ko na kagad sa mga pagpipili ako para ano, alam ko kung ano yung mag-work na image na magkakasama. Madalas, life experiences, tapos tinatranslate ko lang yung mga ano, images into a narrative. Hindi kagad siya pics. Walang plano na ano na kung ano yung magiging outcome niya. Day by day, yung process, naiiba yung form ng gawa. So, maaaring ngayon, okay na siya. Bukas, pagising ko, iba na naman yung gusto ko. So, napapalitan yung imahe na nilalagay. Lagi nag-e-evolve. Nag-start ako 2009, collage on mirror. So, ginamit ko lang yung mirror as a protective barrier ng papel para hindi kagad mag-deteriorate. Siniseal ko siya sa likod, dini-scratch ko yung silver. Tapos hanggang sa nag-evolve na into iba-ibang ano, form. Marami ng ano, evolution na nangyari. From mirror, naging convex mirror, tapos cut-out na canvas na merong mirror at collage. Tapos ngayon, layering naman into clear cast resin. Yung image na kinat out ko, na-trap dun sa, ano, sa resin, may certain depth na nakikita. Pipinturahan ko, wibisikan ko ng mga acrylics, tapos layer ko yun na isang pang-collage. Ibuusan ko ng resin, then continuous lang, layer by layer, hanggang sa mabuo yung pyesa. Usually yung drying time, ano eh, bawat layer, 2 to 3 days. Tapos, nag-accumulate siya ng 6 layers ng resin. Tapos yung collage, mga ganun din, 6 na layers. Tapos, pag sobrang dry na siya, papalish mo siya, then spray mo siya ng clear coat. Parang kotse. Yung the shape of things to come, nakabase dun sa mismo process nung paggagawa ko ng work. In-anticipate ko kung ano yung magiging itsura nung kalalabasan ng pyesa. Tapos, sinabay ko rin dun sa ano, kung ano yung pwedeng events na mangyari sa buhay ng tao. Pwedeng, kung ano yung circumstance na haharapin natin. Parang ano, yung ano, pinag-ano ko lang, tinahi ko lang yung ano, yung paano yung process, tapos yung sa ano, sa kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. So parang doon na tumakbo yung story eh. Ito pwedeng ano, itong isang ginagawa ko kaysa pwedeng tungkol sa kung ano yung nangyayari ngayon. Like, yung pwedeng buka, ngayon okay ka, tapos bukas wala ka na dito. So pwedeng death, pwedeng yun nga, yung rise and fall, pwedeng ganun. So marami yung ano yun, marami yung pwedeng mangyari. Ako si Art Sanchez. The Shape of Things to Come sa Blank Gallery ngayong May.